Hello po, kumusta po sa inyong lahat, mga kabayan, kamag-anak, kaibigan, kapatid? Merienda po tayo. Cactus. Oh, kumakain po kayo nito? Ito po yung Napolis ano, cactus pad. Ayan. Maasim siya. Alam niyo po yung lasa ng sampalok? Yung wala pang buto, yung manipis. Ganun ang lasa nitong cactus na yan. Yung ang tawag dito po, prickly pierce cactus. Tawag nila sa karamihan dito, yung Naples fad. Ayan. Niluto ko po kanina. Ngayon, magmimerenda naman ako. Maasim siya. Sarap niya po. Tinanggal ko na yung mga tinik niya. Gusto niyo check, ma'am. Magtanim po kayo ng ganito na cactus, kinakain niya. Ang bunga nito ganito. Nakalagay siya sa mga ganito, yung pinakita ko sa inyo. Ayun, dito siya nagano na namumulaklak, namumunga. Ayun oh. Ganito yung bunga niya. Ganito naman ang pagbalat niya. Ayan. Ingat po tayo kasi maano to matinik yung matibo. Ayan. Ganyan ang kulay niya, para siyang papaya. Ayan. Ganyan ang itsura niya. Tsaka mabuto. Magmumukbang ako. Cactus, mukbang cactus. Bait. Yan. Hello, Joman Andaya. Ito naman yung bunga niya. Yan yung tura niya. Merienda ko yan. Ate, yung ano, cactus. Ang tamo yun saan. Lasang papaya, hinog.
Ayan siya, oh. Ganyan ang itsura niya. Yummy siya. Masabaw. Ngayang mabuto. Kain tayo. Yun yung sa kalaki o kanina. Nakadahati ko na. No, really. Gusto. Kahit tayo ng cactus o. Pagkain ng kamel. Hindi, doon kinuha ko to sa kabundukan. Nakita mo yung binidyoan ko doon sa lugar namin sa site. Sa forest, kinuha ko to. Maano siya? Alam niyo yung lasang ano? Sampalok? Yun, ulit ko sa inyo, lasang sampalok. Lasin yung sampalok. Pag ninataan nyo siya, ganun ang lasa niya, ganun. Tapos ang texture niya, salamat, nabusog ako. Ang texture nito, ano, yung masabaw siya, parang yung aloe vera. Aloe vera. Tapos, maano siya, malapot, parang okra. Ayan, ganyan ang lasa niya. Sawa na ako, busog na ako. Ito na lang mas masarap itong bunga niya. Nakalahati ko na. Nagluto din ako ng ano ng pangalan nito. Lumpia. Yan, puro ano lang kinakain ko, exotic. Mabuto siya. Ayan. Busog na ako. Ito hindi ko maubos kasi ganyan sa kalakin eh. Naubos ko na kalahati niya. Busog na ako. Ganyan ito lang niya. Pang ilang attempt ko na kumain nito nung first attempt ko, yung uso ko, ang daming ano, tusok. Yung tibo. Matatalim pa naman ang tibo nitong cactus na yan. Kaya ingat-ingat din kayo. At saka pagkain nito po, hindi po basta-basta na kinakain nyo ng ganito na cactus. Yung tiyakin nyo na ano yung prickly. First cactus. Hindi yung basta-basta na cactus na nakikita ninyo. Malapad po yan o, ganyan o. Para sa inyong kaalaman, pakita ko sa inyo yan. Ganyan ang kinakain. Sa part of ano Mexico, sa Greece, sa ano India, sa Amerika, sa part of California, sa Middle East, kagaya ng Morocco, Egyptian, at saka dito sa party namin dito sa Saudi, marami nito. Sa forest, sa kabundukan, marami. Ang dali niya makabusog kasi eh. At saka yung ano niya, malapot, maasim. Alam niyo po, ang vitamin po nito, vitamin C po to. Kasi nga, maasim. Vitamin A, D, E, K. Ayan. Sustansya na kukuha nito.
from minerals, potassium, calcium, magnesium, phosphorus. Ayan. Nakukuha nito. Fiber. At saka gamot din po ito sa high blood. Mababa ang potassium yan. Sakit, sakit sa bato. Ayan, kainin nyo to. At saka sa ano, sakit po sa ano, yung sa mga viruses, sa kagaya ng infection, sa ubo, sa lagnat, at saka sa sipon. Pwede rin kainin ito. Tsaka panlaban din to sa mga cancerous. Ayan. Pag mahina ang ano nyo, immune system, ayan, kumain po kayo nito. Malakas po ang ano nito, ang fiber. Alam nyo naman ang fiber, yan. Alam nyo naman ang siguro yung vitamin C. Ayan. Strong bones and teeth. Alam nyo po, ginagawa din pong itong ano, yung sa mask. Pinanguhugas nila sa mukha. Kumbaga para siyang ano yung ginagawa nilang aloe vera sa mukha nila, kinakaskas nila ganyan na. Kinain ko na yan. Ayan. Ang paganda raw daw ng ano to kutis. Kasi nga yung ano niya yung katas niya ayan no, aloe vera. Yung gaganda ang kutis ninyo. Gumanda na sana yung kutis ko. Hindi, ngayon ko lang gagamitin. Ayan. Kasi nga, napaka ano niya, moisturizer. Yung dry ang ano niyo, dry ang face ninyo, gamitin niyo to. Sa ano din, sa anti-wrinkles. Sa mga kulubutang mukha, ayan, pwede niyo yun. Pang ano to, ginagawa nilang mask ito. Dinidikdik nila. Ngayon ganyan. Yan, ano ko to maliligo naman ako kaya nga. Inano ko rin siya. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung mga gamitin nito. Kinakain nito, yan pinakain. Pinakita ko ng kinain ko. Yan. Ano siya? Kasi nga itong balat nito, tingnan nyo, napakakatas niya. Para siyang aloe vera. Tsaka ano siya, cool. Malamig. Alam niyo naman yung aloe vera. Ay, at pwede rin itong sa mga buhok, yung naglalagas. Kanyari, yung buhok nyo naglalagas. Ikakaskas nyo rin ito sa alam nyo, bago ko sinasabi itong ano to, pinapakita, na-search ko na sa YouTube. Kaya nga sinasabi ko rin sa inyo kung ano yung benepisyo at mga gamit nitong cactus. Ayan. Ayan na natin dyan sa ano. Ang lamig niya, sarap sa pakiramdam. Kumbaga, kung gumamit ka ng mga ano, yung mga ba yun? Pan-disinfect. Nilalagay natin sa ano sa mga viruses yung pangalan nito. Ayan siya. Patuyuin lang natin mamaya mag-ilamas na ako. Kinain ko na eh. Hindi ko na sa mga susunod na araw, kukuha na lang ako ulit. Yung mga gel na pinang-ano natin sa virus. Hello, Llewellyn Bibing. Yan. Gila. Diba? Gumanda ba yung cookies ko? Namula-mula siya. Oh. Natanggal yung mga ano niya. Yung mga kulo-kulubot niyang konti. Ayos yung aloe vera.
Ang ganyan. Imbes na sabon ang gamitin mo. Ito ang gamitin mo. Ayan. Ang ganda nga niya. Oh. Parang umano yung kutis ko yung pampabanat ng ano daw to ng kulubot sa mga wrinkles. Ayan. Okay. Tapos na akong kumain. Tapos ko na dinemonstrate ang cactus. So, the other day, iba na naman po ang ano natin. Gagawin na sa mga nakakapanood dyan. Ayan, maraming maraming po salamat sa panonood ninyo. Sana nagugustuhan nyo yung mga video ko na inilalabas. At meron po akong ano, YouTube channel. Nag-umpisa po ako mag-vlogs. So, sana po sa mga kaibigan ko dyan, na paano po, suportahan nyo naman po ako. Saka, hilig ko rin po yung ganyan-ganyan na magpa-vlogs, mag-live-live live. Kaya, ginawa ko na rin po yung video na ganyan para yung meron pong sense, meron pong ano, kumbaga, pag-aaral na meron kayong napupulot na kahit konti man lang, kagaya yung sa pagluluto ko, yung mga hindi marunong magluto, lalo na sa mga pobre, yung mga sa mga simple na basic na pagluluto na hindi magastos na masustansya, yan. Nanood po kayo sa video ko yung mga ganun na ano, gusto nyo matuto magluto. Simple pero masarap na masustansya. Yan po ang ibig ko sabihin. So, ang ano ko po. Hello, Christian Evaristo. Kumusta, Insan? Sana supportahin niyo po ako. Yung hindi pa po masyadong ano yung ano ko, yung YouTube ko, ilan pa lang po nagla-like at saka nagsusubscribe. Siyempre, baguhan po tayo. Hindi naman po tayo talagang as in professional na talagang vloggers. So, sana meron lang mag-like at saka mag-subscribe. Ayan. Kasi ang pagba-vlogs po, hindi po basta-basta yan. Talagang dapat hilig nyo ang pag papanood sa mga tao kung ano yung papakita ninyo. Hindi yung iisipin nyo lang na kumita kayo tapos hindi nyo na pinaglaanan, pinagpaguran, pinagtiyagaan yung ginagawa ninyo. Kailangan pag nagba-vlogs po tayo, sabi nila yung napanood ko kanina, narinig ko, pag nagba-vlogs po tayo talagang dapat hilig natin, hindi yung ginagawa lang natin to para kumita. Hindi po. Sabi, yun lang ang nalaman ko dun sa nagba-vlogs dun sa kay Mel Choice, kay Manay, sabi niya. Kapag nag-ano po tayo, gumagawa po tayo ng YouTube channel natin, kailangan talagang hilig natin. Hindi yung gumagawa lang tayo ng kung ano-ano na hindi tayo di natin pinagtsatsagaan. Nakukuha po sa tsagayan sa tiis. Malay nyo, darating ang araw, pag dumami na yung ano ko, yung nag-subscribe sa akin at ano, maging ano din tayo, makilala din tayo. At saka sabi po niya, hindi naman nakikita sa views yan. Sa ads pala yun, kung ano yung pinapalabas yung kumbaga sa patalastas. Doon kumikita ang mga vloggers. Kahit na 10 lang, ang talagang minimum po talaga dapat na ano pala is 1,000. Pwede na yon. Tapos pag na ano ka, nakilala ka at na inaccept na ng YouTube yung ano mo, si Mr. YouTube, ayun, pwede ka nang mag-umpisa. Kikita. Ayan po. Parang
Parang nabanat yung ano ko, balat ko. Yung maganda nga siya. Kasi yung para siyang mas na yung klaro ng itlog. Talagang baba natin yung balat mo. Ayan na. Ito, maghihilamos lang ako at maliligo na. Okay po. Ayan, maraming maraming salamat ulit. Ayan, pinakita ko lang po yung paano ang pagkain ng cactus at saka yung bunga niya. Yung napol fad cactus. Napoles o napoles? Kasi iba-iba kasi ang pag ano, pronunciation eh. Meron akong napanood sa YouTube, sabi niya napoles. Tapos yung iba naman napoles fad cactus. So I don't know what is the two of, name of this cactus, napoles or napoles or what. Basta yun na yun. Ayan po. Ulit-ulit na lang ang sinasabi ko. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Lowellyn, Surajit Raba, Christian, Ensan Arnaldo, Lani Merka, Lani Mangliman, Mar Ajan. Ayan. Ano pa? Ariel Bonillo, Lynn Rose. Oo, Lynn Rose cactus ito. Kinakain talaga siya. Ronaldo, ang lasa nitong cactus na to, para kang kumain ng anong sampalok, yung hilaw. Yung wala pang buto, ganun. At saka yung texture niya, para siyang okra na malapot. Yan, ganyan lasa niya. Maasim. Ganyan yung lasa niya. At yung bunga niya na kulay orange, ano, lasa siyang papaya na hinog. Yun, may mga idea na kayo dapat mo malaman. Hello, Joe Manandaya. Myron Gregorio. Verne Solares. Orias. Shout out ko na kayo lahat. Ay po. Ayan. So, tapos na po.